Isang magandang gabi muli ang nais po naming ipaabot sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang amin pong palaging dalangin sa inyo na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, sampo ng inyong buong sambahayan. Sa pagkataong ito ay atin munang pakinggan po ang magandang awitin na magkapatid na si Rain at saka si Shine. At sila po ay maglilingkod sa ating Panginoon. Salamat Rain at Shine sa napagandang awitin na yon. Nawa yan ay maging inspirasyon namin sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabaging Diyos, mahal naming Panginoon. Salamat po ng napakarami. Salamat sa pagpapala, sa buhay, sa lahat ng aming pangangailangan ay pinagkakaloob ninyo. At binigyan niyo muli kami Panginoon sa gabing ito upang pag-aralan ang inyong banal na salita. Kayo dakilang Diyos ang manguna sa amin at ang inyong tinig ang aming pong marinig. At sa pamagitan niyang Panginoon ay magkakaroon kami ng kapayapaan at matanggap po namin ang pagkain ng buhay patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi mga kaibigan, kumusta po kayo? Amin sana pong nais na makaabot sa inyong mga tahanan sapagkat at least po makita namin kayo at tayo po ay magkadaupang palad. Subalit sa mga panahong ito ay medyo mahirap pa sapagkat tayo po ay restricted pa ng COVID-19 na ito na siyang nagbibigay ng problema sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay nasa ikapitong episode na tayo at napakabuti sa atin ng Panginoon. Ang episode po na ito, mga kapatid ko, ay sa pambuong subject natin na serye na ang Diyos ang siyang nagmamay-ari ng lahat at ang tao ay kanyang katiwala. Anupat silang dalawa po ay mayroong mabuting ugnayan at nagkaroon sila ng panahon sa lamanan ng Eden upang maging masaya ang pagsama. Napakabilis po ng panahon natin at tayo ngayon ay narito na sa gaytong ikapitong episode. Mayroon po ako sa inyong ng isang kwento. Ito po'y tunay na nangyari sa buhay ng isang kabataan at makakapulot po tayo ng isang magandang lesson dito. Mayroon pong isang malaking pakwanan. Ito pong watermelon plantation. Ngunit sa watermelon plantation, minamahal ko mga kaibigan, ay may maliit na daan sa kalagitnaan. Subalit magtataka po kayo na doon sa gate o sa gate ng watermelon na yon, plantation,
ay may malaking, mayroong malaking signage o karatula na nakalagay po ang sabi, huwag kang magtatali ng sintas ng sapatos sa gitna ng pakwanan. Ang tanong ay bakit? So yun po ang aking bugtong o parang palaisipan. Ngunit kung masasagot po ninyo ang kasagutan ito ay bibigyan ko kayo ng 200 pesos load para sa inyo pong cellphone. At itawag po lamang ninyo sa number o sa CP number 09177-09227-07. Ang tanong, huwag kang magtatali sa gitna ng pakwanan. Bakit? Yan po ang inyong sasagutin. Kagabi, ang ating pong napag-aralan ay ang pagliligtas sa kanyang katiwala. Ngayong gabi po ay magpapatuloy tayo ang paraan ng pagliligtas. Maraming kaparaanan, minamahal kong mga kapatid, ang pagliligtas. Kung tayo po ay nasa tubig, o nasa taas ng building, o nasa himpapawid, marami pong mga pamaraan. Ngunit kung nasa tubig, minamahal kong mga kapatid, at nalulubog, number one na pwedeng gamitin natin po, you can use floating tubes which can save a person from drowning. Or, if you have a boat, bring it to the person, and then, ang wika mga kapatid ko, pwedeng mailigtas natin po. Or, mayroon po mga scientific techniques upang iligtas ang nalulubog. Sabi po yan ni Marcy Jane. Ngunit mayroon pong step by step na gagawin mga kapatid ko. Mayroong tatlo. Una po, identifying and active drowning victims. Nasaan iyan mga kapatid ko? Practice scanning and observing the water when you are near. So titingnan po natin kung ikaw ay malapit doon. Pangalawa, performing rescue. Bring a safety tool along with you. Ano ang gagamitin mo mga kapatid ko? Sapagkat kung hindi ka marunong, parihas kayong malulunod nito, minamahal ko mga kapatid. And before you attempt to rescue, you need to make, number three mga kapatid, practicing general water safety. Strengthening your swimming skills, this is very important. At dapat po ay medyo mahaba at magaling ang iyong, ano, sapagkat kung hindi, ikaw ay makasama. In the plan of salvation, the process is very important and vital. Yung paraan, minamahal kong mga kapatid, at itong kaparaanan ito ay walang ibang kaparaanan upang ang taong nawaglit ay maligtas. Kung babalikan po natin mga kapatid ko ang Genesis chapter 3 verse 7, ay sinabi na sila'y hubad. Kaya't sila'y, alam mo mga kapatid ko, magkasama silang nagtahi ng dahon ng igos at ginawang panakip. Yun po ang kanilang ginawa. Kaparaanan nila, mga kapatid ko. Hindi ito ang kaparaanan ng Diyos na ibinigay sa kanila. At nakita nila yung igos, mga kapatid, o the fig tree. Yun po ang malalaki ang dahon. Siguro kung dito sa atin sa Pilipinas ay, ang gagawin po nila ay maaring dahon ng batag, mga kapatid ko. O dahon ng saging. Sapagkat iyan po ay ilikos mo lang iyan ay parang umaawit, kakanta ka ng Perlisiel, hindi po ba? Sapagkat ayan ay malaki mga kapatid. Ngunit malaki po ang suliranin nila sapagkat sa bawat araw na yan ay natutuyo o nalalanta yung dahon ng fig tree. So kailangan gumawa na naman sila mga kapatid ko. Pero nais kong pansinin niyo, minamahal ko mga kapatid ko, na yun po ang larawan na ginawa ni Ibat ni Adan ay ang larawan ng ating buhay ngayon. Hindi nga lang dahon. Pero kung titingnan po ninyo, minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng gamit na yan ay nagmumula sa halaman. Mga dami, ito pong ating damit na ginagamit, gaano man po ito kaganda mga kapatid, gugay galing sa halaman, ngunit ito po ay masisira. At ito po, minamahal ko mga kapatid, ay upang mawala ang ating kahiyaan sa ating kahubaran. Wow. Ngunit sa verse 21, ano ang ginawa ng Panginoon? Iginawa sila, mga kapatid ko, ng kausuutang balat. At iyon ay ang idinamit ng Panginoon sa kanya. So makikita po ninyo ang dalawang kaparaanan, gawa ng tao sa kanyang sarili at gawa ng Diyos, na iyon po ang nawala sa halamanan ng Eden nang sila po ay nagkasala.
Upang sinin ninyo, minamahal ko mga kapatid, na ang kaparaanan ng tao ay nasisira. Pero ang kaparaanan ng Diyos ay permanente. Dahil iyon ang katwiran, minamahal ko mga kapatid, na nais ibigay sa inyo ng Panginoon. So puntahan natin po ang chapter 4, sapagkat dito po natin makikita nagpasimula. Nung sila po ay nasa labas ng halamanan ng Eden, ay minamahal ko mga kapatid, malinaw na ang katotohanan ng lahat na sinabi ng Panginoon na kanila lang naranasan. Naghihirap sila doon, minamahal ko mga kapatid, sapagkat bago sila magkaroon ng pagkain ay bubungkali nila ang lupa. Sa verse 1 and 2, ito po ang sinasabi. Sila ay nagkaanak at ang naging anak nilang una ay si Cain bilang panganay. At siya po ang kanyang trabaho ay mambubungkal ng lupa. Farmer. Okay, gardener. At ang kanilang pangalawang anak ay si Abel. Ang sabi mga kapatid, siya ang tagapag-alaga ng tupa. Ngunit mga kapatid ko, pagkalipas ng mga panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng lupa. Sapagkat siya ay farmer. Sa verse 4, nagdala rin si Abel ng panganay na kanyang kawan ang taba ng mga yun. At yun, ibig sabihin ng tupa at ang wika, minamahal kong mga kapatid, ay iyan ang pinahalagahan ng Panginoon. Ibig sabihin po ay iyon ang tinanggap ng Panginoon sa kanilang pag-alay, mga kapatid ko. Dito sa verse 5, subalit hindi niya pinahalagan si Cain. Okay? Yung alay po ni Abel na tupa ay pinahalagahan ng Panginoon at ang alay ni Cain, maaring mga magandang prutas po yun o ano pa man, mga kapatid ko, gulay, ang sabi mga kapatid ko, hindi yun tinanggap ng Panginoon, yung kanyang handog. Kaya't ang naging resulta mga kapatid, galit na galit si Cain at sabi rito po ay nagngingit-ngit ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagagalit? Verse 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka baga tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Wow, mga kapatid ko. Subalit kailangan madaig mo ito, minamahal ko, mga kapatid. So dito po, makikita ninyo, minamahal ko, mga kapatid, na doon sa chapter 3 verse 15, makikita ninyo ang dalawang binhi, ang dalawang panig. Malinaw na minamahal ko mga kapatid. Verse 8, at sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel at ito'y kanyang pinatay. Wow! Kung titingnan ninyo minamahal ko mga kapatid, makikita ninyo na ang dalawang panig dito. Kagabi ipinakilala natin po kung sino ang ahas at iyong espiritong yon ay yun na ang nandiyan at itong espiritu ng kaaway ay makikita na natin na mahalaga Panginoon na para sa kanyang sarili lamang. Ngunit itong sa kabila ay makita natin po na mayroong kahinahunan. Now, in the book Conflict of Courage, chapter 19, ito po ang sinasabi. Satan watches every event in regards to the sacrificial offering with intense interest. So doon po sa ginagawa ni Cain at ni Abel, mga kapatid ko, ay binabantayan ang kaaway. Tinitingnan niya, mga kapatid ko, sapagkat alam niya na ang may binhi na darating at yun po ay ang dudurog ng kanyang ulo at binabantayan niya yun, mga kapatid ko. Kaya doon sa unang pagkakataon na yun, ay nakita niya na sila'y naghahandog. Ang sabi rito mga kapatid, he is watching every event in regards to the sacrificial offerings with intense interest. Interesado siya. At sinasabi, the devotion and solemnity connected with the shedding of the blood of the victim caused him great uneasiness. Nininerbiyos sa roon, minamahal ko mga kapatid. To him, this ceremony was clothed with mystery. But he was not a dull scholar. Si matalino talaga ito mga kapatid. In his own learned that the sacrificial offerings
justified some future atonement for man. Una nininindig ang aking balahiborito, minamahal ko mga kapatid, sapagkat kitang-kita mo ang controversial o ang controversy ng dalawang ito, mga kapatid ko. Sabi rito, sa pagpapatuloy, Satan saw that these offerings signified repentance for sin. Ito makikita ninyo ang sistema, mga kapatid, kuna ang pamamaraan. He did not agree with his purposes and he at once commenced to work upon the heart of Cain. So, nakita na ninyo, mga kapatid ko, ha? Talagang naroon sa panahon yan. Isipin nyo, tumindig, kanyang kapatid ay kanyang papatayin. To lead him to rebellion against the sacrificial offering, which prefigured a redeemer to come. Oh, minamahal ko mga kapatid, ay mayroong darating ang binhi ay galing doon sa babaeng yaon, mga kapatid ko, na si iba. At yun ay ang binabantayan ng kaaway. Saklat na confrontation, 1971 edition, ito ang sinasabi mga kapatid. Cain or Cain and Abel represent two classes of people that will exist in the world till the close of time. So ito palang dalawang ito mga kapatid. One class avail themselves of the appointed sacrifice for sin. The other one ventured to depend upon their own merits. So makikita ninyo mga kapatid yan doon sa ginawa ni iba at sa kanya Adan, nagtahi sila sarili mga kapatid. Ngayon po, maraming mga gumagawa ng tao niyan. Dalawang klaseng uri ng tao. Kaya sa ating pong papatuloy na pag-aaral ay susundan po natin yan na dalawang uri ng tao, mga kapatid, na makikita natin sa buhay natin ngayon. Ha? There is a sacrifice without the virtue of divine mediation. And thus, it is not able to bring man into favor with God. It is only through the merits of Jesus that our transgression can be pardoned. Amen. Oh, what a Savior. Ngayon, mga kaibigan, malinaw na kung ano ang tinatanggap na kaparaanan ng Panginoon. So, atin pong titingnan, minamahal ko, mga kapatid. Kasi ang sabi dito, the sacrificial offerings of Abel typified some future atonement for man. The sacrificial offering which prefigure a redeemer to come. So, ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, yung tupang yaon, yun ay ang nagtuturo na ang tagapagligtas na darating, ang binhi na darating ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. At yung tupang yaon ay kumakatawan sa ating Panginoong Yesus. In Exodus 25:8, and then let me made a sanctuary that I may dwell among them. So dito po sa Leviticus, minamahal ko mga kapatid ko, yung sanctuary ay doon yun makikita mga kapatid ko na 4:32, if however he brings a lamb as a sin offering, he must bring an unblemished female. If someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring a female without defect. If the people bring a sheep as their sin offering, it must be a female with no defects, mga kapatid ko. So, ano po ang magiging kaparaanan? Una, magdadala ka po ng tupa. At ang wika, dadalhin mo po yan sa sanctuary, mga kapatid ko. At doon po yan, i-assist ka ng saserdote at ikaw mismo ang papatay, mga kapatid ko, na ang ibig sabihin yan, ang tupang yun ay kumakatawan sa tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yun na darating ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus na siya ang binhi. Ngunit ang kanyang pangalang Emmanuel, kahit pa po doon sa labanan ng Eden, ay nariyan na sapagkat God with us. Kaya ano po ang sabi sa Hebrews chapter 9:22? There is a shedding of the blood for a man to be reconciled with God. So yun po ang kaparaanan mga kapatid. Look at the process. Makikita natin po. Kaya ano sabi mga kapatid ko? Sa Isaiah, siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa ng tungkol sa ating kamatayan ay nasa kaniya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ay nagsigaling tayo. Isaiah 53:3 hanggang po sa 5. So minamahal ko mga kapatid, binigyan niya tayo ng ikalawang pagkakataon. Second chance, mga kapatid ko. Na mayroon tayong pagpipili.
At ang tanong, sa kaninong side tayo? Minamahal ko mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo na sa gabing ito, binigyan po tayo ng pagpipili sa Panginoon at sa kanyang kaaway. Saan po tayo, mga kapatid ko? Kumusta ka, kaibigan? Ano ang iyong ginagawa? Ang iyong bang ginagawa ay nagiging replika ng makalangit na buhay o hindi? Ito ang pagkakataon, kaibigan ko. Mahal ka ng Panginoon. At nais niya kung dumating ang araw sa kanyang pagbabalik, sasalubong ka at ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan kasama ang inyong buong pamilya. Mahirap, mga kapatid ko, na maiwan mo ang iyong pamilya. Kaya ang aking pong apil at pakiusap, minamahal ko mga kapatid ko, ay dalhin po natin ang buong pamilya at pakinggan po natin ang kanyang tinig at ang tinig na yun ay nagdadala sa buhay na walang hanggan. Mayroong isang hunter. At ang hunter na ito, minamahal ko mga kapatid ko, ay mayroon siyang tinatawag sa Bicol na katyanan. Yung bagang daladalang ibon mga kapatid ko na kapag kayan ay nandiyan at iyan ay nagshuni, ay maraming mga kaparehas niyang ibon ang pumapasok at yun po ang binabaril. So, dito po ay yung isa naging apat, so may tatlo na. Ngunit minamahal ko mga kapatid, sa buong araw na yan ay wala silang nakuha dahil medyo mahirap mga kapatid ko. At yung kanyang tubig ay naubos na. Subalit mga kapatid ko, pagdaan nila sa malaking kahoy, ay mayroong tubig na tumutulo mula sa itaas. At kanyang, yung kanyang nilalagyan ng kanyang tubig ay kanyang parang sabi niyan ay isinalod. Ngunit habang ito po ay mapupuno na mga kapatid ko upang masatisfied yung kanyang uhaw, ay ito po ay sinunggaban ng ibon at yun ay natapon. At ang kanyang buong dugo, mga kapatid ko, ay tumaas sa kanyang buhay, sa kanyang buong katawan, at siya ay nagalit, minamahal ko, mga kapatid. At inulit niya, mga kapatid ko, uli, ang sabi niya, kapag ito ay gagawin mo uli, ha, itong lahat ng bala na hindi natin nagastos o nagamit, iuubos ko ito sa iyo. Kaya't ganun nga nangyari, mga kapatid ko, hindi niya alam kung saan galing yung ibon, samantalang ang konsentrasyon ay naroon, nagsasahod, minamahal ko, mga kapatid ko, biglang dito sa galing sa mga kanyang likod, pong! At yun po ay natapon hanggat wala. So kaya nang dumapo ay kanya itong binarel at nang kanyang puntahan pa ito sa galit niya mga kapatid ko, yun ay kanyang inapakan at hanggat inikot niya. Subalit, habang dumarating na at medyo na sabi niyan mga kapatid ko ay bumaba na at nag-settle down na ang kanyang dugo. Bakit kaya? So umakyat siya doon sa kahoy at nang siya ay pag-akyat noon mga kapatid ko, ganun na lamang ang kanyang pagkasindak. Sapagkat doon sa ibabaw ng baliting kahoy na yun ay mayroong parang sabi natin pan. Parang nandoon ang tubig, parang isang kawa na may tubig doon mga kapatid ko, na nandoon nang gagaling ang tubig. Ngunit iyan po ay naninilaw na sapagkat mayroon po doong ahas na nabubulok na na very poisonous at doon po sa pagbaba na yun at kung siya ay nakainom noon siya ay mamamatay. Kaya't nang bumaba siya, minamahal ko mga kapatid, siya ay ang sabi nanginginig sa nerbiyos, sa takot at ganoon na lamang mga kapatid ko. At pinulot niya ang ibong yaon, umiiyak siya at dinala niya sa kanyang tahanan. Iginawa niya ng isang pantyong na kanyang pinangalanan doon. A servant who died for his master. Ngayong gabi, minamahal ko mga kapatid ko, nais kong sabihin sa inyo na mayroong isang tagapagligtas ang ating Panginoon. The God of all gods, the King of all kings, He is the master of our lives. He died for you and for me. He died for a servant. Minamahal ko mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Nawa, minamahal ko mga kapatid, ang offer na ito ng ating Panginoon sa inyo at sa akin
for a second chance. Tanggapin natin po, sapagkat ang sabi kayo lamang ang pagsinta ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng ating Panginoon, kaibigan ko. Bago po tayo manalangin, at samantalang ating pong binubulay-bulay yung ating pong mga pinag-aralan ngayong gabi, mga kaibigan, makarinig po tayo ng awitin na nagaling kay Ina at kay Jane Brasino from Piduran. Ipagkaloob po natin ang panahon sa kanila. Mahabaging Diyos, mahal naming Panginoon, salamat po ng marami. Ang aminawang napag-aralan na kilang Diyos ay magkaroon ng puwang sa aming puso. At
magbigay ito ng pag-asa sa bawat isa amin. Salamat po ng marami. Pagpalain kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bukas ng gabi, minamahal ko mga kapatid, huwag kayong liliban sapagkat ang paksa ng ating pag-uusap mga kapatid ko, ang dalawang uri ng katiwala. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo. May God bless you.